Taurus, hello. Happy New Year. Welcome to Queen of Pentacles Tarot PH. At titingnan natin ang energies ninyo para sa first quarter ng 2023. This is a general reading, so maaari kayong makarelate dito, maaring hindi. Just take what resonates. Panoorin nyo rin yung Sun, Moon, Rising, and Venus signs ninyo. Para sa iba pang mensahe, meron tayong video na nagpapaliwanag tungkol doon. Link on the description. Okay, let us see. Taurus, what are your energies for January to March 2023? Ooh, transformation. This is Scorpio energy. Something is ending and something is beginning. So, tinan pa natin. Four of Wands. Yung iba sa inyo maaaring magpapakasal ng first quarter ng 2023. So, matatapos na yung pagiging bachelor, bachelorette ninyo, and you are now married. Ayan. Kasi Four of Wands energy is also about marriage, home life, ganyan. So, let's see ano pa. For Taurus, you have the world. Uy, yung iba sa inyo, maaaring ang inyong person ay foreigner, or you are living abroad, or long distance yung inyong relationship. Para naging love reading to. Okay, Nine of Cups energy. You are happy, no? Meron ditong fulfillment. Oh, Two of Cups energy. Wow. So, meron ditong in love. So, ang nasa-sense ko sa inyo, Taurus, you are in the process of, you know, strengthening your relationships, your connection, your home life, your family life. So, mas pinatatatag mo ngayong first quarter ng 2023. You may also be partnering with someone na alam mong makakasama mo for a very long time. This can be a romantic partner. Pwede rin tong sa business, no? So, tingnan pa natin. Nakakatuwa. So, yung iba sa inyo naman, maaring merong pagbabago ng bahay, no? You may be traveling or changing location pagdating sa tirahan ninyo, no? Yung iba naman sa inyo, bibili kayo ng property. So, parang pag nakabili ka ng property, di ba, parang ano yan, something new, no? May nagsisimula na chapter sa buhay ninyo. Ang ganda. So, meron din ditong achievement. So, maaring iba sa inyo, meron talaga kayong ma-achieve na you are going to be very proud of. So, talagang ano, I am seeing na ano ka sa, teka lang, hindi ko kasi malunok yung laway ko. Okay, baka mabulunan ako. But anyway, ano to, merong nagko-close na chapter sa buhay mo, and then something is starting. Ayan. So, this is very exciting. And very celebratory rin to. So, maaari kayong merong mga celebration na pupuntahan ngayong first quarter ng 2023. You also have patience. I accept that everything happens in divine order. So, hindi kayo masyadong magmamadali sa mga gusto nyong ma-achieve sa mga goals ninyo, kasi alam nyo na merong tamang panahon, no? Kumbaga, you're going to do your best, and at the same time, you know, you will hope for the best as well, and willing kayo na maghintay, willing to wait, kumbaga. You also have honesty. I can't always expect the truth from others, but I can expect it from myself. So, this is the energy of being true to yourself. This is also being authentic, no? Nagpapakatotoo ka sa iyong sarili. Ayan. Let's see ano pa. And worry. I am learning that worry doesn't change an outcome. That's right. So, yung minsan kasi, di ba, we worry a lot, pero wala naman talaga tayong magagawa kahit mag-alala tayo. Kasi parang yung pag-aalala na yan, it only creates stress or anxiety sa mga bagay na hindi pa nangyayari. Di ba? So, anong pipiliin mo? Mag-worry ka ba sa mga bagay na hindi pa nangyayari? Di ba? So, kesa sa mag-isip ka ng mga positive thing. So, I feel like you are going to be more conscious sa mga iisipin mo, sa mga bagay na pagtutuunan mo ng pansin. Kung ikaw ba'y mag-aalala doon o hindi. So, importante sa'yo kung saan maifo-focus yung energy mo. Sa positive ba o sa negative? You also have Aries Act, o sa taking action.
kung meron kang mga bagay na hindi pa nagagawa, no? Iniisip mo pa lang or kinoconceptualize mo pa lang or parang yung iba sa inyo nagpo-procrastinate. Ngayong first quarter ng 2023, you are going to finally take action. Okay? Anything na may passion ka, you want it, you want to get it, you are going to take action finally. You also have the fourth house home. So, meron tayong synchronicity ng home life. So, isa to sa focus ninyo ngayong first quarter ng 2023, yung bahay ninyo. Maaring yung iba sa inyo, magpapatayo ng bahay, bibili ng bahay, magpaparenovate ng bahay, or anything na concerning sa family life ninyo, yan yung bibigyan nyo ng attention. You also have Gemini cross-pollinate. So, this is also socialization, no? Maaring you will be talking to a lot of people, networking, pagdadagdag ng mga bagong contacts, no? Kasi sabi nga, your network is your net worth. So, kung gaano karami yung nare-reach mo, yung mga connections mo, yun din yung magbibigay sa'yo ng opportunity para lumaki yung kita mo, no? Lumaki yung income mo. Okay, let's see ano pa. Taurus. For Taurus, first quarter. You have octopus. This is regeneration. Maaring meron kang mga activities, plano, no, ng mga nakaraan. Maaring 2022 plans na hindi nag-work, hindi nagkatotoo or hindi nag-solidify, no? So, ngayong 2023, ibabalik mo 'yan. Susubukan mo ulit. Pwede itong isang business na hindi nag-work. Maari kasing natutunan mo na, no, kung ano yung kulang, ano yung dapat mong ayusin. So, ngayong 2023, merong magbabalik. Ibabalik mo yung bagay na nasimulan mo na hindi mo ipinagpatuloy in the past. Can be a career, pwede rin tong relationship, may babalik na relationship. Take whatever resonates, no? At kung alam mo na ito ay may ibibigay sa'yo na value sa buhay mo, then go for it, diba? And, you know, octopus energy is also being creative. Resilient, no? So, di ba mga octopus, marami siyang mga galamay. So, maaari ring ngayong first quarter ng 2023, magiging, yung mag-multitask, marami kang kayang gawin all at the same time. And hindi mo sasayangan yung oras mo sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Okay? Para sa'yo, time is gold. And you will use your energies sa mga bagay na may kabuluhan. Ayan. And that is also flexibility. So, marami ka rin mga iba pang ipupursue. As long as kaya mo, no? Walang problema. You also have manta ray. So, calibration. So, ito yung ano, pag sinabi natin calibration, i-align mo yung energies para mag-work siya, para makuha mo yung inaasahan mong output, yung inaasahan mong resulta. Okay? Let's say, for example, ang isang makina, di ba? Yung mga ano dyan, yung mga familiar sa machines, ganyan, mga nagtrabaho sa mga factories, ganyan. So, di ba kapag meron tayong makina at meron niyang unexpected na output or results. Okay, anyway. Tapos, kapag nakikita mo na yung nagiging resulta niya or yung output niya, hindi yun yung ine-expect mo, medyo may defect or parang may mali or reject, magkukonsult ka sa technician, di ba? Or kung ikaw mismo yung technician, marami kang alam, ikaw yung mag-aayos. So, ang same as with your life, no? Kung yung meron kang ginagawa, win-workout, tapos yung resulta nun, hindi siya naaayon sa gusto mo, then pag-aaralan mo kung ano yung dapat mong ayusin, i-align, i-calibrate para makuha mo yung resulta na hinahanap mo kasi maaring misaligned, no? Mali yung mga parameters para magkaroon ng output na inaasahan mo. So, may mga, you know, realignment, reconditioning, mga ganyan. Mm-mm. So, let's see ano pa. Ano pa?
for you, Taurus. Okay. Wow, you have the strength. Sabi rito, strength, stability in this hour, endurance, stamina, I am power. So magkakaroon kayo ng lakas, lalong-lalo na sa panahon na kailangan nyo to. Okay? Meron kayong sapat na lakas, stamina, oh, ang ganda nito, endurance. So talagang, ano to, yung tipong hindi lang to basta-basta lakas para tumakbo, lakas para maglakad. Ito yung tipong may kinalaman sa kung gaano mo katagal, kung gaano mo kaya na maglakad, tumakbo at a certain period of time. So you have that endurance and stamina. So ito ay may kinalaman sa ano, sa length, sa tagal, no? So whatever you are doing or whatever you are going to do sa first quarter ng 2023, mabilis or mabagal man yan or malawak or mahaba man yan, meron kang lakas. Yes, you empower that strength. O yung iba sa inyo, maaring ano, magpo-focus kayo sa, you know, physical strength ninyo ngayong first quarter ng 2023. Mag-enroll kayo sa gym. Or kahit anong way nyo lang na para lumakas yung pangangatawan nyo. And ang strength, hindi lang naman to sa physical, no? This can also talks about your mental, spiritual, emotional strength. And authenticity. Diba, meron ditong honesty. Tama ba? Oh, yeah. Look at that. So, itong authenticity, sabi dito, who I truly am is good indeed. I am authentic in thought, word, and deed. Yan, magpapakatotoo kayo. Oh. You can always expect honesty from yourself. So, kumbaga, ano, maloko mo man yung ibang tao, hindi mo maloloko yung sarili mo. And the more na nagpapakatotoo ka sa sarili mo, the more na mas mamahalin ka ng mga tao sa paligid mo. At the more na ma-attract mo, yung mga tao lang na kasama talaga sa circle mo. Kasi, they resonate with your energy, with your authenticity. Diba? Mm. So, that is your reading, Taurus. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan. Like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Taurus. See you again.